Rehas, paano ba ako nagsimula? Nasaan ba ako ngayon? Noong ginawa ko na ang pagtulong sa mga mahal kong kababayan, halos ikutin ko na ang buong Pilipinas para lang matubunan ang kanilang pangangailangan. Hindi ko man maibigay ang lahat, pero alam ko may mga ngiting maiiwan sa kanilang mga mukha. May mga pag-asa silang mararamdaman. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin ako sa aking nasimulan. Sadyang ganito ako. Dahil ito ang natutunan ko sa aking mga magulang. Ang tumulong at magmahal sa kapwa. Dumaan pa ang mga araw at dumating ang hindi inaasahang problema sa ating bansa. Maraming nawala ng trabaho, maraming umiiyak, maraming nagugutom. Nasa kanilang hapagkain ay pilit na lamang pinagkakasya kung ano ang meron sila. Hindi na nila alam paano na ang bukas, saan sila pupunta, sino ang tutulong, sino ang magbibigay, at sino ang kanilang malalapitan. Ako'y napaisip dahil hindi na ito katulad ng dati na ginawa kong pagtulong. Dahil buong Pilipinas ang apektado. Hindi ko kakayaning makita ang mga paghihirap ng mga mahal kong kababayan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong sagipin sila. Pero kakayanin ko bang mag-isa? Ako'y mataimtim na nag-isip kung kaya't naisip ko ang mayaman challenge. Dahil sa ganitong paraan, hindi lang ako ang sasagip sa mga kababayan kong nangangailangan ng tulong. Hinamon ko ang lahat para sabayan ako sa pagtulong. Maraming tumanggap ng hamon ko, kung kaya't maraming natuwa. Maraming luha na napawi. Muling nabigyan ng pag-asa ang mga kababayan, hindi malaman kung kailan matatapos ang pandemyang ito. At sa aking pagtulong, hindi ko inaasahang may mga bagay na hindi na nauunawaan ng iba. May mga nagkakalit. Sadya yatang kahit gumawa ka na ng mabuti para sa kapwa, ay mamasasabi pa rin sila. Hindi ko akalain na sa mga ginagawa kong sakripisyo para sa bayan ay meron pa rin hadlang sa aking ginagawa. At silang mga ay nagtagumpay. Ngayon, ako ay humahanap sa sitwasyong hindi ko naman alam kung bakit kinakailangan andito ako. Pero ako ay hindi nawala ng pag-asa. At tulad ng binigay kong pag-asa sa mga mahal kong kababayan, ako ay lumaban. Kung sa rehas na ito ay kailangan kong pagdusahan ang mga ginawa kong pagtulong, ay tatanggapin ko. Kung ang rehas na ito ay kanilang ikatutuwa, hindi na ako magsasalita. Pero dahil sa ako'y mas may pusong mapagmahal sa kapwa, hindi hadlang sa akin ang rehas na ito para hindi ko matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan ko. Lalaban ako hanggat sa maisip nila na ako'y hindi kalaban.
isa lang akong tao na lumabas sa panahon ng pandemya para isalba ang mga taong kumakalam ang mga sigmura. Wala akong pakialam kung maubos man ang aking kayamanan dahil anang ko sa mga ginagawa, may nakahadta akong upuan. At sa paglipas ng panahon, lahat ng aking nagawa sa aking bayan, sa inyong mga anak, ginawa ko po ang tulong nito na kinalap ko bawat salita. Hinaing na aking nararamdaman sa taong nagmahal sa ating mga kababayan, sa taong hindi natakot na wala ang lahat sa kanya, sa taong pilit lumaban kahit kaliwat kanan ang pagpapatikos. Nabuo po ang FLM family dahil ito sa mga totoong naniniwala sa mga nagawa ni FLM, na kahit may mga pagsubok na din pinagdaramdaanan, kabilaan ng mga di malaman kung sino ang totoo. Pero akin lang pong hinihiling na buksan pa rin natin ang ating mga puso, marahil hindi sa lahat ng bagay na nakakaunawa tayo, pero sana po hanapin pa rin natin sa ating puso ang pagpapatawad, katulad ng pagmamahal sa atin ng isang taong laging nagbibigay ng pag-asa, Pilipino, Francis Leo Marcos. Ayun. Thank you so much, Papa Trix. Yun. Akit daw ata siya. Katabi mo na nga, eh. Ano nga akit? Di ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Kung wala ang tanging kinahanap ko, maaari pa sana'y patawarin mo ako. Pagkat tayong dalawa ay para sa isa't isa. Yama. Sabihin mo kay Mary Ann, mag-prepare na 50,000 para kay Papa Trix. As soon as the paglabas. Opo. Paglabas ko. Opo. Bilang ka ng tatlo, makikita niyo si Peter Pan. Count 1, 2. Ayun na si Peter Pan. Diyos ko!